on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. And I hope you let me in, yeah. Hi guys, welcome back to my channel again. So for today's video guys, no, so dahil po yung may-ari po ng aking boarding house is nag-request po siya na ililipat po natin doon sa tindahan yung kanilang GSAT. So ibablog ko na rin ito guys kasi marami pong kababaihan guys, no, na takot pong maglipat nito guys kasi daw baka ano mangyari or masira or magkakuryente. So in this video guys, so ituturo ko po kung paano po siya ilipat sa kabilang kwarto or sa kabilang pwesto guys. So very basic lang po ito guys. So kahit wala po si mister nyo or yung asawa nyo dyan, so kayo na po mismo yung maglipat ng kanilang or ng inyong GSAT guys. So una, so tanggalin muna natin ito. So wait lang guys ha. So tatanggalin ko lang muna. So para safety po. So ayusin ko muna ito guys. So bago ko po ipakita sa inyo ang paglipat. So para hindi po kayo maano. So yan, so ayos na siya guys. So natanggal ko na. So yan guys, so dito ko po siya nilagay muna kasi temporary lang muna. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung unang gagawin. So una, saksak muna natin itong cord niya, yung yellow. Kung yellow guys, yellow rin. At kung red, red rin siya. At kung puti, so puti rin guys. So para hindi po kayo malito. So ganun lang po guys. So saksak muna natin siya. At sa mga nagtatanong guys, no, kung bakit may USB port sa likod, so kung ano pong function niya. So sa ngayon guys is naka-reserve purposes pa lang yan guys. So wala pa siyang gamit diyan guys sa ngayon. So pwede naman charger lang muna. So pero hindi po siya katulad ng inakala natin guys na pwedeng ano ng USB guys. So pagdating dito sa TV guys, kung red rin. So yun lang po ya guys. Follow lang po sa color coding guys. So kung yellow din siya. So kung white din. So ganun lang po ulit guys. So para hindi po kayo malito guys. So very basic lang po ito guys. So at madali lang po at hindi po delikado. So yan, saksak muna natin siya. So ayos na siya guys. So ang kulang na lang dito is on na lang natin yung TV. So saksak muna natin itong TV guys. So GSAT muna, saksak natin siya. So yes, nag-on na. So saksak natin itong TV guys. So yan, so may power na siya guys. So power muna natin sa remote guys para makita natin yung display. So bago ang lahat guys, so ayusin ko muna itong cable wire guys, no. So para maganda naman tingnan kasi sobrang ano guys, sobrang kulikot itong mga wire dito guys. So fast forward nyo lang guys. So kung ano, kung gusto nyo fast forward nyo na lang. So yan guys, bali naayos ko na yung cable wire, ayos na siya. So saksak ko na dito sa likod guys. So ito po yung in-install ko guys nung nag-live ako guys na 99 yung quality. So sobrang taas, di ba? So una, pindutin muna natin itong exit muna. So para maturo ko po sa inyo guys. So para matingnan po natin yung quality guys, pindutin na natin itong menu tapos installation. And then pag naghingi po siya ng password, 4 na 0 lang po guys. And then manual search. So yan po guys, manual search. So yan, may power po siya na 3%. So yung mga old model po na GSAT guys, yung power niya po talaga guys is nasa steady 8% lang. So sa ngayon
Nag-iiba po siya 5, 22, or minsan 14. So, wag po kayong mag-alala, guys, kung bakit po siya nagkaganyan. So, normal lang po talaga yan, guys, sa mga bagong decoder ng GSAT box. So, saksak na natin siya, guys. So, wait lang, guys, kasi nahihirapan ako mag-video. So, yan. So, meron siyang 41%. So, yung signal quality ko, guys, na 99% na nakuha, guys, kasi umuulan po dito ngayon, guys, is 41% na lang po siya, guys. So, ang masasabi ko lang po dito, guys, na sa mga nagre-reklamo po sa GSAT, so, hindi naman po totoo na nawawala po yung, so, ayan, kumbaga, guys, no? Pangit po yung GSAT, guys. So, hindi naman po totoo yung guys, no? So, kung napansin niyo po, guys, di ba, ang lakas ng ulan, so, pero kahit malakas yung ulan, guys, so dito sa in-install ko yung 99 yung quality, guys, is ganun pa rin, hindi pa rin nawawala yung signal quality. So mamaya po, guys, ititesting ko natin at ipapakita ko po sa inyo kung kahit umuulan, kumbaga may tao pa rin ba, di ba? So yun, guys, no? So kung napansin nyo, di ba, lakas ng ulan, oh, kung napansin nyo lang, di ba, sobrang lakas ng ulan talaga, guys. So pagkakataon ko na rin ito, guys, na i-video para rin mapatunayan na hindi po talaga totoo yung inakusa ng ibang tao dyan. So ang dahilan po kung bakit nawawala sa inyo dyan, kasi yung signal satellite dish nyo dyan is hindi po siya nakatungtong sa maayos na settings, di ba? So kaya po yun po yung dahilan, nawawala po yung signal. So yan, guys, no. So kitang-kita niyo naman po, guys, na may tao talaga, 'di ba? So lalabas po tayo ulit, guys, para maipakita ko po sa inyo talaga na umuulan po talaga dito, guys. So 'di ba? Tingnan niyo po siya, guys. Eh. So yun, oh, 'di ba? So ang ulan po dito, guys, is hindi naman po siya masyadong kalakasan talaga, o hindi naman po masyadong malakas. Pero malakas-lakas din siya ng konti, guys. So, di ba? So, kung napansin niyo, guys, oh. So, yan, di ba? Malakas talaga na ulan. So, pero hindi naman siya ganung kalakasan talaga. Pero yung iba po kasi, guys, kahit ano lang, kahit konting ulan lang, is nawawala na agad. Pero dito, guys, kung napansin niyo, di ba? So, lipat natin ang channel. So, yun, oh. So yan. So di ba? So may tao pa rin, guys, so kahit malakas-lakas yung ulan, di ba? So October 1, guys, itong Channel 11 na channel Global Pinoy Cinema, guys. So mawawala na po ito, guys, no. Itong Global Pinoy Cinema. So mapapalitan na po ito ng Tagalized Movie, guys. So yan. So kahit malakas yung ulan, guys, di ba? So may tao pa rin. So hinaan ko muna para hindi tayo makapiright. So di ba? So yun na po yung masasabi ko, guys, na kapag nasa tamang setup po yung mga satellite dish nyo dyan, so kahit umuulan pa yan ng malakas-lakas na konti, so may tao pa rin. So I hope klaro po sa mga nambabas po sa GSAT dyan. So, di ba? Ayos po siya na, guys. So, at sa mga nagtatanong, guys, no, kung ano ba yung function ng record sa remote, so yung may nakasulat na rec. So, wala po siyang function, guys, no, kasi kahit 100 dishes pa natin pindutin siya, so wala naman pong mag-a-appear dyan sa TV. So, wait lang po, guys, no. So, di ba? Kita nyo naman na umiilaw yung red. So, di ba? So, kahit pindutin pa natin yan ng ilang beses, so, wala pong mangyayari sa GSAT, guys. So, kaya, para sa akin pahayag, so, wala po siyang function muna. So, hindi ko alam kung bakit meron siyang record sa remote. Tell me to it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. And I hope you let me in, yeah.